Why the rich get richer. Ano po ba sikreto ng mga taong mayayaman kung bakit sila lalong yumayaman? Number one po, it's because these are the people who dream bigger dreams and continue to dream bigger. Yan po yung isa sa sikreto nila. Number one po, kung titignan po natin si Henry C., noong time po na nag-i-start pa lang siya, ang pangarap niya lang was ito. Sabi niya ganun, I thought that if I sold a pair of shoes to every Filipino, I'd be a successful man. Imagine niyo po ang thinking niya lang, mabenta niya lahat ng Pilipino ng sapato, siyaman na siya. Now, ito po yung suit niya na yan na puting Amerikana, that was 1958, that was the time was 23 years old nung una niya pong tinayo ang SM North. In fact, nung tinatayo niya po yan, a lot of people were so negative. Sabing ganun, ha? Magtatayo ka ng mall sa isang talahiban, liblib na po, sino ang pupunta dyan? Walang naniniwala sa pangarap niya. But still, sabi niya, itutuloy niya to. Tinuloy niya po yung pangarap niya. At ang kagandahan po dyan, alam niyo po, ang isa po sa pinakamalaki ang benta sa lahat ng SM was SM North. Kaya nga po nirenovate yan at nilakihan pa po. Now, kung titignan niyo po, sabi niya ganun, nung tayo niya yung SM North, sabi niya, I will never stop dreaming. Magtatayo ako ng mall 5 beses ang laki sa SM North. That's the reason natayo po ang SM Mega Mall. Noong natayo po yun, sabi niya, again, I will never stop dreaming. Magtatayo ako ng mall na 5 beses ang laki sa SM Mega Mall. That's the reason natayo po ang Mall of Asia. Kung titignan niyo po, bakit po siya yumaman at continuously naging successful? Because he never stopped dreaming. Tuloy-tuloy po yung pangarap niya. Kung titignan niyo po siya ngayon, he's age 91. In a wheelchair, but still, he has no plans of retiring. Tuloy-tuloy pa rin po. Andyan na po ang SM, ang next na nag-goal niya, mag number one sa bank. So, pumasok sa video. And now, nasa condo business na siya or property business, SMDC. A lot of Filipinos po nakakalungkot, pagdating po nila ng 60, nasa retiring age na sila. Kaya po natatawa ko, laging sinasabi, ay iho, huwag mo na ako invite sa ganyang business kasi 60 years old na ako, retiring age na ako. Bukod tanging lang po sa Pilipino pagdating sa 60, nagre-retire. Imagine niyo po siya, nasa wheelchair niya, pero hindi niya po ginamit na dahilan yun para mag-stop para sa mga pangarap niya. Tinuloy niya pa rin po at tuloy-tuloy pa rin siya hanggang ngayon. Next po is Go Kong Wei. Nung tinanong po siya, sabing ganun, what is your dream nung bata ka pa? Sabi niya, my dream was to become a pilot. But instead of being a pilot, I bought an airplane. Kung titignan niyo po, mas nilakihan niya pa po yung pangarap niya sa pangarap niya nung bata pa siya. Si Lusutan po, nung tinanong, ganun din. Sabing ganun, what is your dream nung bata ka pa? Sabing ganun, my dream was to become a scientist. But instead of being a scientist, I ventured into business. And now, I own several companies. Siya po may-ari ng Asia Brewery, PAL, Fortune Tobacco, Eton, PNB, etc. Kung titignan niyo po, sobrang successful nitong tao to. Why? Because he never stopped dreaming. Alam niyo po, nakakalungkot kasi maraming tao na ang pangarap lang po nila kumain 3 beses ang araw, magkaroon ng motor, magkaroon ng second hand na kotse, masaya na po sila. Kumita ng 20,000-30,000, makapag-abroad, masaya na po sila. Magkaroon ng bahay, kahit po sobrang liit, okay lang. That's the reason kung bakit po mas maraming Pilipino po ang mahirap. Why? Kasi po sobrang liit na mga pangarap nila. Alam niyo po sana, sa lahat na nakakapanood nito, ikaw mismo na nanonood nito ngayon, sana lakihan mo yung pangarap mo. Yan yung sikreto kung bakit sila yumaman at patuloy na yumayaman. Never stop dreaming kasi libre yan. But I suggest, kung mangangarap ka, just be determined para ma-achieve yan. And please, put that dream into action. Trabahuin mo lang. And para hindi po maging bangungot yan, then you find an opportunity para makuha mo yan. Well, in fact, baka ito na po yung opportunity na iniintay mo para makuha mo yung mga pangarap mo. One of my favorite quotation was this one. There are no great people in the world, only ordinary. The only difference is that some set higher goals, they dream bigger dreams, and they settle for nothing less than the best. Kung titignan po natin, lahat naman ng tao ordinaryo lang. Lahat po tayo pantay-pantay lang. Even po nag-start sila yan, si Lusutan, ordinaryong tao lang po yan. Pero imagine niyo po, bakit sila yumaman? It's because they never stop dreaming and they settle for nothing less than the best. Hindi po sila complacent. A lot of Filipinos po kasi nakakalungkot na masaya na po sila sa buhay na kinalalagyan nila. Guys, kayo po na nanonood nito, kung ano po yung pinaniniwalaan nyo, mangyayari po sa inyo yan. And believe me, have big dreams. And someday, ikaw po mismo magugulat ka sa mga bagay na narating mo.